Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, buong galak naming pinararangalan ang alaala ni Santa Escolastica, ang pagtingin namin sa kanya bilang huwaran sa katapatan ay magbunga nawa ng aming pagkakaroon ng maaasahang pag-ibig sa aming paglilingkod sa iyo at sa pamumuhay na walang maliw mong kagalakan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sumaisip ni Jeroboam na kung magpapatuloy ang dating kaugalian ng kanyang mga nasasakupan, malamang na manumbalik ang mga iyon sa angkan ni David. Ito ang sabi niya sa sarili, kapag ang mga taong ito'y hindi tumigil sa pagpunta sa templo ng Panginoon sa Jerusalem upang mag-alay ng mga handog, mahuhulog uli sila ang kanilang loob sa dati nilang Panginoon, si Roboam, na hari ng Huda, at ako'y kanilang papatayin. Kaya nga, matapos mapagkuro-kuro ang bagay na ito, gumawa siya ng dalawang tureteng ginto at sinabi sa bayan, huwag na kayong mag-abalang umahon sa Jerusalem. Narito, bayang Israel, ang inyong Diyos na humango sa inyo sa Ehipto. Inilagay niya ang isa sa Bethel, ang isa namay sa Dan, at ang bagay na ito'y naging sanhi ng pagkakasala ng Israel. May mga pumunta sa Bethel upang sambahin iyong una. Mayroon namang nagtungo sa Dan upang sambahin ang ikalawa. Nagtayo pa siya ng sambahan sa Burol
at naglagay ng mga saserdoteng hindi mula sa lipi ni Levi, kundi mga karaniwang tao lamang. Ginawa niyang pista ang 15 araw ng ikawalong buwan ng taon, katulad ng kapistahang ipinagdiriwang sa Huda. Naghandog siya sa dambana sa Bethel sa mga tureteng ginto na kanyang ginawa roon at pinaglingkod niya roon ang mga saserdoteng inilagay niya sa mga sambahayan sa burol. Sa kabila ng ganitong mga pangyayari, hindi tumigil si Jeroboam sa kanyang masamang gawain. Patuloy pa rin siya sa paglalagay ng mga saserdoteng hindi mula sa lipi ni Levi. Sino mang may gusto ay ginagawa niyang saserdote ng mga sambahan sa burol. Dahil sa mga ginawang ito ni Jeroboam, kinamuhian ng Diyos ang kanyang sambahayan. Ito ang naging sanhi ng hindi niya pananatili sa pagkahari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Nagkasala kami tulad ng ginawa ng aming mga magulang. Ang aming ginawa'y tunay na ditumpak, pawang kasamaan. Ang magulang namin nang nasa Ehipto, hindi alumana. Ang kahanga-hangang mga ginawa mong kanilang nakita. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Sa may bundok ng Horeb, doon ay naghugis niyong gintong baka. Matapos mahugis ang ginawa nila'y kanilang sinamba. Ang dakilang Diyos ay ipinagpalit sa Diyos na nilikha. Sa Diyos na baka na ang kinakain ay damong sariwa. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Kanilang nilimot ang Panginoong Diyos, ang tagapagligtas, na iyong ginawa doon sa Ehipto'y kagilagilalas. Sa lupaing iyon, ang ginawa niya'y tunay na himala. Sa dagat na tambo, iyong nasaksihan ay kahanga-hanga. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong mga araw na iyon, muling nagkatipo ng mga tao, naubos na nila ang kanilang pagkain, kaya tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Nahabag ako sa mga taong ito. Tatlong araw na ngayon, kasama ko sila, wala na silang makain.
Kung bauwiin ko ng gutom, mahihilo sila sa daan. Galing pa naman sa malalayo ang ilan sa kanila. Saan po tayo kukuha ng tinapay dito sa ilang para magkasya sa ganito karaming tao, tugon ng mga alagad? Ilan ang tinapay ninyo riyan? Tanong ni Jesus. 7 po, sagot nila. Ang mga tao ay pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Gayon nga ang ginawa ng mga alagad. Mayroon din silang ilang maliliit na isda. Muli siyang nagpasalamat sa Diyos at iniutos niyang ibigay iyon sa mga tao. Kumain ng lahat at nabusog. At nang tinipon nila ang mga pira-pirasong tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki at may 4,000 ang kumain. Pinayaon ni Jesus sa mga tao. Saka siya sumakay sa bangka, kasama ang kanyang mga alagad at nagtungo sa lupain ng Dalmanuta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Sa Ebanghelyo po natin ngayon, si Jesus ay unay nahabag sapagkat ilang araw na niyang kasama yung mga taong nakikinig sa kanya. Gusto nilang makinig sa kanyang aral at turo. Lahat sila nagdagsaan patungo kay Jesus. Nakinig at nagugustuhan ang kanyang mga aral at turo at nanatili sila kay Jesus. Ito yung isang napakamaliit na detalye pero malalim ang ibig sa ang kahulugan din sa atin. Nanatili sila kay Jesus. Yung iba baka nainip na, matagal na, umuwi na. Pero may oras eh. Sa ating ebanghelyo, binanggit ilang oras at ilang araw na nilang kasama si Jesus. 3 araw na silang nakikinig kay Jesus. 3 araw na silang nananabik sa aral at turo ni Jesus. And they stayed. At ang tao na nanatili kay Jesus, hindi niya pinababayaan. Kaya imbis na pauwiin na lang sila, si Jesus ay nahabag dahil nanatili sila, hindi sila umalis, sila ay patuloy na nakikinig sa kanya. Hindi nihayaan ni Jesus na umuwi sila na gutom. Pinakain sila ni Jesus. God provided for their need. Yung kailangan nila, dahil wala na silang pagkain, dahil 3 araw na silang na nilang kasama si Jesus na ang pumatnubay sa kanila. Si Jesus na ang nagbigay ng makakain nila. At lahat ay nabusog. All were satisfied. At meron pang natira. Sa atin po bilang Kristiyano, kung gusto natin na patnubayan din tayo ng Panginoon, sana wag lang tayong pumunta sa Kanya pag may kailangan lang tayo. Sana wag lang tayong lumapit sa Panginoon kapag last resort lang natin siya. Kung mahalaga sa atin ang Panginoon, pipiliin natin ang Panginoon. Nanaisin natin na manatili sa Kanya. At paano tayo mananatili sa presensya ng Panginoon? Kung ating susundin ang Kanyang aral at turo. Hindi tayo tatalikod sa Kanya. Hindi tayo gagawa ng mga bagay na maglalayo sa atin sa Panginoon.
bukas ang tenga natin para makinig sa kanyang aral at turo. At bukas din ang puso natin na ang aral at turo ni Jesus ang humubugho sa buhay natin. That is how we stay with the Lord. Nananatili, hindi umaalis. Natatakam at patuloy na nananais na makinig sa kanyang aral at turo. Hindi pagkailangan lang natin. Hindi kapag nalapit lang tayo sa Panginoon, pag gusto lang natin. Kung mahalaga sa ang Panginoon sa atin, nananatili tayo sa Kanya. Hindi natin iiwan ang Panginoon. Hindi natin aalisan ang Panginoon pag nainip na tayo. Nananatili tayo sa Kanya. Umaasa tayo sa Kanya dahil Siya ang pag-asa natin. Ang santa na pinagdiriwang din natin ngayon, si Santa Escolastica, ay nanatili sa Panginoon. Dahil siya ay hinubog ng aral at turo ni Jesus, ang kanyang buhay ay inayon niya na siya ay manatili sa Panginoon. Ayaw niyang gumawa ng bagay na maglalayo sa kanya sa Panginoon. At ano ba ang naglalayo sa atin sa Panginoon? Kasalanan. Kasalanan ang naglalayo sa atin sa Panginoon. Kaya patuloy tayong iniimbitahan na manatili kay Jesus tulad ng halimbawa ho ni Santa Escolastica. Namuhay ng kabanalan, pagdarasal, at kabutihan. Doon siya nanatili, doon niya pinahayag ang kanyang pananatili sa Panginoon. At ito din sana ang halimbawa na pwede nating sundan. Sabihin natin, Father, paano kami mananatili sa Panginoon? Sa patuloy na pagdarasal. Sa patuloy natin ang pagsisikap na mabuhay ng mabuti. Sa patuloy natin pagsisikap na tumalikod sa kasalanan, makinig sa salita ng Diyos at hayaan yung salita ng Diyos ang humubog sa buhay natin, doon tayo makakapanatili sa Kanya. Nananatiling nakikinig, nananatiling nahubugin ng Diyos ang buhay natin. Bukas ang tenga para makinig. Ito po ay magandang imbitasyon sa atin. Hamon sa atin ng Ebanghelyo ngayon. Ang mga tao ay nanatili na nakikinig sa Panginoon. At sa kanilang pananatili, hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Tayo rin sana. Patuloy tayong manatili sa Panginoon. Huwag natin siyang talikuran. Huwag natin siyang kalimutan. Huwag sana natin sabihin, Lord, busy kami. Hindi namin kayang asikasuhin. Wala kaming panahon sa iyo, Panginoon. Busy kami. Kung nanatili tayo sa Panginoon, always remember that the Lord provides for those who remain in Him. The Lord provides for those who stay with Him. Sa Ebanghelyo natin, ang Diyos ang nagpakain sa mga nanatili sa Kanya. Nung naubusan na sila ng makakain, dahil 3 araw na nilang kasama si Jesus, ang Diyos ang pumuno ng pangangailangan nila. Maganda po sana bilang Kristiyano, manatili sa Panginoon, magtiwala sa Panginoon. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa pagpapakain ng 5,000 tao, ipinakita ng ating Panginoon na ang Diyos Ama ay siyang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Ang ating itugon, Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Ang ating mga pastol, lalo na ang Santo Papa at mga obispo,
naway patuloy tayong bigyan ng mga tamang katuruan sa pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Ang mga may tungkuling upang labanan ang taggutom, naway maging matagumpay sa kanilang pagsusumikap na mapakain ang mga nagugutom. Manalangin tayo. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Ang mga nagugutom kay Kristo, naway matagpuan ang iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang binyag. Manalangin tayo. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Ang mga may sakit at mga may kapansanan, naway makatagpo ng kalinga, suporta at kasiyahan mula sa kanilang mga pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Mga pangyarihang Ama, binigyan mo kami ng tinapay buhay sa langit upang maging pagkain namin sa aming paglalakbay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambanayan ng banal. Ama naming lumikha sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayong ginugunita namin ang dalagang si Santa Escolastica, ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay ay pagintapatnawang kalugdan mo ang aming mga alay sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Hesukristo upang ipamalas nila ang paghahari mo. Maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa aming ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtinang tanan. Ito ang pinanggagalingan namin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Kaya hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso
at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito, Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Saluhan ang katawa at dugo ni Hesukristo, siya'y ating lakas at tahanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Tikmanin niyo at masdan ang kabutihan ng Panginoon. Mapalad ang tao na ang Diyos ang pag-asa. Sa piging na ito, ating pagsaluhan ang katawa at dugo ni Hesukristo, siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Inumin inihahain dugo ni Kristong butihin, hinatiha
pagkain, katawang alay sa piging ni Jesus para sa atin. Sa piging na ito, ating pagsaluhan ang katawa at dugo ni Jesucristo. Siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Sa piging na ito, ating pagsaluhan ang katawa at dugo ni Jesucristo. Siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Announcement. Sa darating na Miyerkules, February 14, ay Miyerkules ng Abo na siyang simula ng panahon ng Kwaresma. Sa hapon ng Martes, February 13, matapos ang misa ng ikalima, ay idaraos po natin ang rito ng pagsusunog ng mga lumang palaspas. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Miyerkules ng Abo. Susundin po ang Sunday Mass schedule sa araw na ito at mayroon din pong pagpapakumpisal sa araw na iyon. Ang araw din po ng Miyerkules ng Abo ay mahalagang araw ng pagsasakripisyo, pag-aayuno at paglilimos. Lahat po ng nasa hustong gulang ay may obligasyon na lumiban o bawasan ang pagkain at mag-alay ng pagsasakripisyo sa kani-kaniyang pamamaraan. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahin ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish o finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Escolastica upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.